Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan. Filipino, OFW, FLM, Family, FFCI, Worldwide. Saan man sulok ng mundo tayo naroroon ay pagpalain tayo ng Diyos, bawat isa. Gayun din, bawat isa sa atin ay pagkalooban tayo ng mahabang buhay. Agbyag, Francis Leo Antonio Marcos, pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Saludo ang mamamayang Pilipino sa iyong kabayanihan. Agbyag ka. Mga kaibigan, bigyan na naman natin ng reaction mga kaibigan. Singak-ngakers mga kaibigan. Pakinggan natin at ating re-reaksyonan. Kaya mga kaibigan, nanggigil eh. Nanggigil? O diba? Gigil na gigil si Laulaw kay Sekiyama. Dahil sa kahit anong aspeto, hindi niya matalo si Sekiyama. Yan ang real talk dyan, ngak-ngak. Tingnan pa natin. Sumobra, Gigil, kasi ano, sobrang frustration. Yon. Sobra ang frustration ni Laulaw, mga kaibigan, dahil kay Sekiyama, nabuking ang kanyang investment Ponzi scheme, mga kaibigan. So, lahat ng mga tao, syempre, nag-withdrawan na ng pera, mga kaibigan, kasi mahirap na. Diba? Pag hindi mo winidraw yung pera mo dito kay Laulaw, nako, malamang sa alamang, hindi mo na mapakinabangan yung pera mo. Yun ang real talk dyan. Ikaw man yung hindi mo mapabagsak yung taong gusto mong mapabagsak. Ayun, ang real talk pa rin mga kaibigan. Meron kayong taong gustong pabagsakin pero hindi nyo mapabagsak. O, diba? Kasi hindi nyo kami kaya dito. Baka tandaan nyo yan. Mga ulupong. Ay, naku po. Yung akala mo, sirang-sira na sa mga tao, pero hindi masira. Yun. Akala nyo, sirang-sira sa mga tao ang FFCI, si Francis Leo Antonio Marcos. Pero, hindi. Diba? Yun ang real talk dyan. Yun ang katotohanan dyan. Ngak-ngak. Ay, naku po. Nanay Esther, hello po. Yung katatapos ko na lang sa preview mo, kanina insan makmak, wala na mental is waving tayo. Yung mental is waving for Laulaw. Ay, nako po. Sobrang stress na si Laulaw mga kaibigan. Hindi na niya alam kung paano niya maibabalik yung mga pera. Mamaya, magdadaldal si Laulaw mga kaibigan. Pakinggan natin ha. Mamaya. Tira mo itsura nito ni Ngak-Ngak mga kaibigan, ano? Anong-ano na talaga mga kaibigan, eh? Saan na po yung ano ni, ano? Wala na rito, eh. Patay na ko nilaw-law na nandito, eh. Asa na ba yung chonggong, ano? So, wala na yung chonggong. Yung chonggong po yan. Iyan mo na. Ay, pakinggan na lang natin. Napapunte, no? At Emily Bison, shoutout po. Uy, mag-super chat naman kayo para makasali kayo dun sa raffle. Anak ng patuting, oo. May nanalo na kaya sa raffle, mga kaibigan. Rodora M, baliw na yamangusin, super in love, balyena kay Kulaon. Tingnan yung itsurang-itsura ni Laulaw mga kaibigan, ano? Punong-puno ng filter mga kaibigan, di na nahiya sa itsura niya. Kung ikukumpira mo naman kay Sekiyama yung itsura mo, Laulaw, naku po, ang layo, diba? Ikaw, hindi ka glamuroso, diba? Kahit magsuot ka pa ng gintong damit, hindi ka magmumukhang glamuroso, hindi ka tulad ni Sekiyama, simpleng-simple lang manamit, pero glamurosong-glamuroso ang dating, no, diba? Yun ang wala ka, Laulaw. Nalunod sa ano yun? Nalunod sa isang kutsarang tubig. Kasi yung amo, yun, singak-ngak mga kaibigan, nalunod sa isang kutsarang pangako ni Laulaw. Mamaya pa man salita si Laulaw mga kaibigan, mararamdaman natin mga kaibigan na mukhang malabo na. Yung mga pangako niya kay Ngak-Ngak. Kulaong nalunod sa
sa mag-iimbento ka na naman. Wala na epekto sa amin yan. Ngak, ngak. Nalunod sa isang tasa ng tubig. Sa lahat ng kapatid nating Muslim sa buong mundo, ay Eid al-Adha. Baliw na si Yaman. Yon, baliw na si ngak, ngak, mga kaibigan. Tuwad balentong kung ano-ano na pinagsasabi, kung ano-ano pinaglalabas, wala pa rin epekto. Hindi mo kasi kaya ang FFCI Worldwide. Hindi mo kaya si Francis Leo Antonio Marcos. Hindi mo kami kaya dito. Sa bilang na bilang pa lang. Huwa ka na. Ngak-ngak. Medyo ano, doon napapunta. Kaya mo nga itsura mo, saan ka na papunta? Papunta ka na ng Oblo dyan sa Malaysia. Malapit na. Dahil ng maraming mangyayari, mapakante, kung man ang mahalaga, umaabate. Ang husay di sa tipag nakabate. Kailangan may gawin ka rin, hindi na puro sabi. Huwag kinangin ang suporta kung maundi o madami. Tandaan, walang nagsisita sa kalahati. Ay, hindi po. Hindi po ako nagrarap. Oh, hindi daw siya nagra-rap, mga kaibigan. Rapper ng lumpia ka mo. Hindi ka po pwede sa mga ganyang eksena. Magaling ka lang sa ano, yung paninira ng kapwa mo, di ba? Yung pangtapak sa pagkatao ni Francis Leo Antonio Marcos at sa pagtapak ng pagkatao ng mga pinagkakatiwalaan ni Francis Leo Antonio Marcos. Pero waipik yan, ngak-ngak. Waipik. Hindi mo kami kaya. Oh, tignan mo itsura, mga kaibigan. Lubog na lubog na yung mukha. Monyong monyo na. Hindi po ako nag-rap niya, si Claudio. Baka umaate kasi baka tanggap na subway na. Pwede, pwede. Ayun! Dumating na si Lawlaw, mga kaibigan. Pakinggan natin, pakinggan natin. Ano po, anak? Ang makakagutot na itong anak. At ang dito sa bagpa. Di ba ako sabi sila aktibo? Aktibo sa akin? Dahil sa ginagawa mong illegal. Di ba? Kaya kami aktibong aktibo sa'yo, Lawlaw. Ipamumukha namin sa sambayan ng Pilipino yung klase ng Ponzi scheme mo, di ba? Kailangan talaga maalerto yung mga tao na mahirap, mahirap mabiktima ng ganitong klase ng mga investment na walang legalidad, di ba? Ay, nako, Lawlaw. Apo, nako. Talagang ano eh, gigil na gigil sa'yo. And wala akong ano, wala akong pinagsisisihan din sa lerto kagabi kasi yun ako. No, wala daw siya pinagsisisihan, mga kaibigan, kasi yun daw siya gumagawa ng Ponzi scheme, mga kaibigan, o diba? Inamin na rin niya. Ay, ay, ay. But emotional, dahil sa paglalabas nila ng mga Derby account, para tirahin ako sa kasinungalingan. Alam niyo po, ako yung klase ng tao na kapag totoo yan, kahit isasira ko pa kung totoo yan, totoo yan. Apo. Sino kong klase tao, hindi ako marunong mag-deny o mag-takit. Kaya nga ikwento mo ng ikwento yung illegal business mo, di ba? Na double, triple ang pera. Ay, nakulaw-law. Yun ako, what you see is what you get sa akin. Hindi ako tanggap na katulad ni Yaman Tota. Na matapang on air, pag off air, nay, ito na bahala sa akin. Yan, ganyan siya. Binaliktad na naman ni Lawlaw. Ugok mo. Yan nga. Ako. Kaya kanina, talagang nakita ko yun, napablog ako eh. Kasi, ay, ako talaga ka ako. May pagtabaliw na to. Oh, iba so, na natin nga, no? Napablog si Ngak Ngak, mga kaibigan. Eh. Sayang na naman yung kikitain dito. Wala na nagsusuper chat. Wala na nag-i-sponsor. Mukhang natatauhan na yung mga tao. Ay, naku po. Nakatingin ka po kang straight. Niya na yun. Ang hindi na alam na record. At agad na lang niya nga. Yung strat yan eh. Sabi niya lang,
ng lawyer ko, extract yan yung ampas-ampasin mo yung picture. Mm-hmm. Ayong mukha ko. Apa? It's kind of extract yan. Eh, threat daw yun mga kaibigan. O, di ba? Patunayan mo kung anong klaseng threat yun. Law-law ka talaga. Ha? Pinagsisi si Papa yung ano? Yes. Eh, yung iba nga dyan mga kaibigan eh. Pag nagpo-protesta mga kaibigan eh. Sinusundog pa yung litrato ng kanilang pinoprotesta mga kaibigan. Oh. May kaso ba? Wala! Ay, lako law-law. Imbento kwento mo sa pagong. Sige. Daldal pa. Medyo ano, medyo wala na sa katinuan yung ganung inaasta ng isang tao. Na- oh, 'di ba? Parang yung inaasta ninyo ni Lawlaw, eh wala na sa katinuan, 'di ba? Yun ang real talk dyan eh. Nakakatakot para sa kanyang asawa at anak, baka mamaya eh meron akong kilalang ganyan. Buti na lang, nagising yung asawa. Pero, ako, nakatayo na sa harapan nila. May hawak-hawak na patali. Ayun. Yun ang threat, mga kaibigan, o, diba? Pambubuyo. Makakatakot siya. Baliwang drama na kasi payday sa Friday, lalo na dito sa amin. Meron ng halo na nagigilty na kasi hindi niya Imbento ka pangak-ngak. Parang alam niyo yung nagigilty na alam niyo walang ginagawang masama sa kanya yung tao eh. Alam niya na walang ginagawang masama. Yung pagtanggap mo ng mga investment nang wala kang legalidad sa ating gobyerno. Di ba? Hindi ba masama yan? Masama yan kasi illegal yan eh. Labag sa batas yan eh. Masama yan, law-law. Alam niya yun na wala kaming ginawang patama sa kanya at all, Mac. Alam niya yun. Kasi alam mo yan, yan si Seth Bantot, wala siyang magagawa. Kung makabantot ka eh, di ba? Amuin mo nga yung pusit-sit mo. May nagsabi na napaka-anggo. Anggong-anggo, anggong-anggo, law-law na anggo. Eh ako alam ko puntos lahat ni Kulaong. Kasi saksi mo ako kung paano magpuntos si Kulaong manira ng buhay. Kay Epa kung paano niyang diktahan yan, na si paano titirahin si Epa, yung mga corrupted na mga SS. Apa? Yes. Mabuti naman po at na ano yun na, na-booking yun na. Yes. Yan ang ano, yan ang napaka lupet. Kapag natapos po yung istorya ng investment na yan, ano pa kaya ibabato nila? Yun. Pag natapos yung istorya ng investment na yan, di ba? Nakulaw-law, alam mo ba kung magkano yung penalty niyan sa SEC? Napakalaki niyan, 5 million! Ay, naku po! Ano pa hahanapin ng SEC? Hindi sila umubura sa skin fuel. Eh, wala naman kami pakialam dyan sa skin fuel mo. Ang pakialam namin is yung illegal investment scheme na ikinakana mo sa iyong mga investor, di ba? Bawal yan eh. Hindi sila umubra sa skin fuel. Sa ano sila umubra? Sa investment. Which is yung investment na yung real talk. O yun, so, sinasabi nga ni Lawlaw mga kaibigan, hindi daw sila umubra doon sa skin fuel. Wala naman kami pakialam dito sa skin fuel na yan eh. Ang pakialam namin dito, yung mga nabibiktima mo sa double, triple your money. Yan ang concerning yan eh. Kasi tumatanggap ka ng investment sa general public nang wala kang SEC permit o di ba wala kang inirepresentang kumpanya. Ubok mo law-law. Baka nabangan nila yung kinita ko doon. Tama po. Ano pa kaya ang iyaano nila? Ibabato nila sa iyon ay kapag naibalik mo na lang. Di ba napaka Ibig sabihin mga kaibigan,
Ang laki ng problema ni Lawlaw, mga kaibigan. Hindi pa niya na ibabalik lahat yung pera. Siguro, full pack na itong mga kaibigan. All in one na. Talagang lahat nag-withdraw na. Dali lang kasing solusyon nun eh. Sa totoo lang eh, itong mga binabato nila kay Inay, walang kaso. Walang kaso, di ba? Pero merong penalty sa Security Exchange and Commission. Ang isang individual na tumatanggap ng investment galing sa general public, di ba? Nang walang kaukulang permiso, di ba? Yun ang real talk dyan, mga kaibigan. Hey, ako! Walang hindi magre-resulta sa pangit. Hindi magre-resulta sa masama. Hindi katulad kay Kulaong na... Hindi raw magre-resulta sa masama. Eh, yun lang paglabag mo sa ating batas. Diyan sa pagtatanggap mo ng investment, di ba? O, bumabalik na sa iyo. Lawlaw yan ang sinasabi. Umabot hanggang tulungan na walang ibang solusyon, kundi ang maghintay ng matagal sa proseso ng batas. Eh, dito kay Inay, wala talaga, as in, kapag ito natapos, ano pa ang ibabato nila, yun, Fred? Eh, kung matatapos agad yan, di ba? Eh, balita ko, yung mga investment ni Lawlaw, mga kaibigan, yung mga lupa-lupa na ganito, kanya mga kaibigan, ililipat daw niya sa ibang mga financier. Siyempre, yung mga ibang financier nito, mga kaibigan, baka hindi tanggapin niya, mga kaibigan, kasi madadamay sila dito, mga kaibigan. Mapapangalanan sila o mabubuking sila, mga kaibigan, kasi pag inimbestiga na ng todo to si Lawlaw, siyempre, ikakanta niya kung kanino niya nilipat, kanino niya inilagay yung mga ano, yung mga properties, ganito-ganyan, para ano, naku, yari dyan, naku. Kaya, ang daming humihiwalay kay Lawlaw, mga kaibigan, ng mga personalidad. 10 million. Malita ko, lalabas daw si Kulaong ng 20, totoo ba, Mac? Eh, lalabas na daw po, kaya lang, ang masaklap niya, natay lang. Yun po ang schedule po ng pagdumi niya sa labas. Tingnan natin, mga kaibigan, ano? Kung paano natin dudurugin to, mga kaibigan, lalong-lalo na pagkasama na natin si Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. Si Apo Lakay na natin yung nagla-live, mga kaibigan, sa kanyang YouTube channel, mga kaibigan. Sigurado, paiiyakin pa natin ng todo to, mga kaibigan. Tatanghod-tanghod na lang sila. Mga asartalo. Meron pa nga nagsabi sa akin, mukhang ako daw ay makakasama doon sa sorpresa. At humanda daw ako, kumuha daw ako ng 5 abogado. Alam nyo, kahit makalaya si Kulao, hindi ko kailangan ng abogado. Si Kulao ang may kailangan ng 5 abogado. Kaya ako, wala akong kaso. Oh, wala kang kaso? Saka kasiguro ka nga. Abang-abangan mo yan. Multiple yung ano mo eh, yung nirereklamo sa iyo ng kampo ni Francis Leo Antonio Marcos. Tingnan natin kung paano mo lulusutan niya. Pero matagal-matagal mo pang haharapin yan, kasi bubunuh ka pa dyan sa Malaysia eh, di ba? Yung problema mo dyan sa Malaysia, hindi mo pa yung maaayos basta-basta. Matagal-tagal yan. Nga, pag-uwi mo ng Pilipinas, ganun pa rin. Yay, ngak-ngak. Hindi ako nabubugot sa kulungan. Malapit na, ngak-ngak. Abang-abangan mo. Makakaranas ka rin ng ganyan. For sure yan, ngak-ngak. Hello, Ate Rumina. Shoutout ko. Hello pa. Ito sabi ni Nanay. Nanay Marley Kagagli. Nay, naawa ko kay Yama, hinahabol-habol siya ng konsensya, Nay, nasa Bible yan. Yung humalik sa pisngin ni Jesus, sa pirangot na pesos, binitay ni Judas ang sarili niya. Konsensya, konsensya na talaga. Kasi nung Nay, naalala niyo yung nagsalita kay na, ano gusto niyo? Magpakamatay ako, tapos lasunin yung mga anak ko, tapos biglang nagsalita siya. Hindi ganun ang sinasabi ko. Na ano ko yun eh. Kasi ibig sabihin, Nay, yung konsensya eh, hindi niya kaya. Yun, yung konsensya talaga.
Inuusig na si Naknak at saka yung 14 Judas, pati to si Lawlaw mga kaibigan. Talagang ano, all in na sila mga kaibigan sa kanilang kasamaan. Kaya yung konsensya mga kaibigan, yun ang bumabagabag sa kanila. Ay, nako Naknak. Ang konsensya, yung kanyang ginagawa. Dahil eto, hindi naman totoo naman, hindi naman talaga kasama nga. Kung ngayon mukha kayong mga ano ba tawag dito, mukha kayong mga lampaso, pagdating ng 2022 mukha kayong mga basahan talaga. Hay, mukhang lampaso, sino kaya ang nilalampaso? Ah, diba? Tatlong buwan na nga ka, diba? Ramdam mo kung paano ka nilalampaso ng FLM community, ng FFCI worldwide, ng ating mansyon, ng aming mansyon pala, ha? Kung paano ka namin dito nilalampaso, diba? Lalo na sa 2022, ngak-ngak, dyan tayo magkakaalaman, ha, diba? Ay, naku po, naku po. Para kayo, alam niyo yung pinagsakluban ng langit at lupa, yan ang mga magiging itsura ng FFCI. Yon mga kaibigan. Yung mga itsura nila ngak-ngak, tsaka nito nila lawlaw, mga 14 Judas mga kaibigan, parang pinagsakluban ng langit at lupa. Bigong-bigo, o diba? Walang-wala talaga mga kaibigan nangyari, walang nagawa, o diba? Kahit anong sabihin nila mga kaibigan, walang naniwala. Yan ang real talk dyan, walang naniwala. Yun ang pinakamasakit dyan ngak-ngak, o diba? Diba? O diba? Tapos yung ano niya mga kaibigan, yung comment section niya mga kaibigan sa live stream mga kaibigan, for subscriber only lang daw mga kaibigan, subscriber mode only. Maganda nga yung mga kaibigan, no? Kahit may mga FLM na manood, di, hindi na sila magko-comment mga kaibigan, magta-thumbs down na lang. Ano ba yan? Isang style din yan mga kaibigan na, oops, kailangan pa rin kayong mag-subscribe para makapag-comment kayo. Huwag nyo nang hangarin mga kaibigan na mag-comment pa. O diba? Hayaan nyo na lang. O diba? Ay, naku ngak-ngak. Kasi, makikita nila, ay, ba't ganun? Pinapabagsak natin yung Mary Ann Victory na yan, saka Nestor Victory. Bakit nandyan? Yes! Ayun, bakit nandyan, o, diba? Kumikikig pa rin, o, diba? Pero sa totoong ano, sa real talk, ibagsak na talaga mga kaibigan. Wala ka sumama eh, walang naniniwala eh, diba? Bukelyang bukelya yung kanilang mga illegal na negosyo, diba? Sa investment na yan, o, diba? Booking. Yung panginaangat ng mga tao. Sinong nag-aangat? Ikaw lang naman na nag-aangat dyan, ngak-ngak eh. Wala namang iba, sino ba nag-aangat dyan? Oh, ha? Ay, ako po. Bakit pilit na inaangat? Ayun, bakit pilit yung inaangat? O, diba? Eh, wala namang kaangat-angat dyan kay Lawlaw, diba? Lawlaw na nga, eh, syempre. Pag Lawlaw na pwedeng iangat, eh, pag bilitawan mo, Lawlaw pa rin. Patuloy na humuhulag po, paibaba. Kaya, nako, eh, magmumukhang mala niya, malapasahan talaga na parang tinapon sa basurahan yung grupo ni Kulao. Yun ang akala mo, o, diba? E kumpira mo nga, diba? Sumasabay ka pa sa live stream ng mansion, ha? Pero makita mo naman, lampaso ka. Butal lang yung nanonood sa'yo, karamihan pa ron eh. Mga FLM supporter na pinakikinggan kung ano yung mga sinasabi ni naman ninyo dyan. Pero darating yung araw, paglabas ni Apo Lakay natin mga kaibigan, talagang ano na, makikita nyo mga kaibigan yung magiging totally epekto nito kay Ngak-Ngak mga kaibigan, tsaka dyan sa mga 14 Judas. Yan ang real talk dyan. At ito pang isa, kung di ba naman bobo, Mak, regards daw sabi, the Espinach, birthday niya kanina sa live niya at umakit sa bahay ko. Oo, yun po, happy. Tawa na lang talaga to. Kasi nga, sabi ko nga, eh, pa, hindi tayo. Eh,
Ayun yan, ganyan yan eh. Kita nung inuutosan nga po ako niyan, Nay, na mag-vlog ako, sabihin mo, may nakausap kang gantong tao, sabihin mo, nakausap mo yung nanay ko. Oh, di ba? Kasi nungalingan mga kaibigan, wala naman sinasabi si Apo Lakay ng mga ganung bagay. Dudugtungan na naman ni Ngak-Ngak mga kaibigan. Kung may sinabi si Apo Lakay na ganun, ba't hindi mo ipalabas? Oh, di ba? Yan ang hamon ko sa'yo, Ngak-Ngak, oh, di ba? Nakausap mo yung nakakakilala sa akin. Tapos paglabas ko, ako na mismo balak magpaliwanag sa mga tao. Basta sabihin mo pagdating ng araw na may nakausap kang ganito, si ganyan. Oh, di ba? Halatang-halatang nag-iimbento mga kaibigan, no? Na may nakausap ka si ganito, si ganyan, oh, di ba? Kailan ba nagsasalita ang Apo Lakay natin mga kaibigan? O sabi mo may nakausap kang ganito, si ganyan, oh, di ba? Halatang-halatang nag-iimbento mga kaibigan, oh, di ba? Ngayon naman natin. Ganun ang ano niya. Oh. Turo niya lagi. Yes, correct. Mak-mak, gunto, tulungan at support lang sa lahat at walang boss. Hoy, Tol Rocky, hayaan mo muna maka-triage si Bunto Makmak para makapokus ako dito sa chismis. Di ba ang boss sa tahuran, di ba? Sabi mo yan, Inay. Eh, totoo po. Oh, di ba? Ang ganda lang yung bibigyan natin ng reaction, mga kaibigan. Oh, di ba? Ngak-ngak, hindi mo kami kaya dito sa FFCI Worldwide, di ba? Abang-abangan mo yung sorpresa, malapit na yun, ngak-ngak. Tignan natin, di ba? Medyo wala lang tayo sa bundang konti ngayon mag-ano ng reaction eh. Pero babalatan ka namin dito ng ano, babalatan ngak-ngak. Hindi ka mananalo sa amin, sabi na sa'yo eh. Kahit magtuwad, balentong ka dyan. 14 Judas plus lawlaw, hindi nyo kami kaya dito sa FFCI Worldwide. Hindi nyo kaya si Francis Leo Antonio Marcos. Hindi nyo kami kaya dito ng mga sulido kay Francis Leo Antonio Marcos. Hindi nyo kami matitibag dito, bagkus kayo ang titibagin namin dito, di ba? Marami ang nagmamahal ng tunay at kumikilala ng kabayanihan ni Francis Leo Antonio Marcos. Yan ang pakatandaan mo, ngak-ngak, di ba? Bayani ang ipinaglalaban namin dito. Bayani ang aming Francis Leo Antonio Marcos. Yan ang real talk dyan. Kayo, wala kayong mga sinabing nilalang. Isa lang kayo sa mga mahihinang nilalang na ang tanging nais ay makapanira ng kapwa. O diba? Makinig ka pa dyan kay Lawlaw para sa bagay, lahat nga ng dumikit kay Lawlaw mga kaibigan is mamalasin. Diba? Real talk yan. Diba? Lahat ng ano magtanggol kay Lawlaw is minamalas mga kaibigan. O diba? Yung mga vloggers lang na naniwala kay Lawlaw o ano nangyari. O diba? Lagapak lahat. O diba? Oh, yan ang sinasabi ko. O diba? So, Pilipino, OFW, FLM Family, FFCI Worldwide, saan man sulok ng mundo tayo naroroon ay pagpalain tayo ng Diyos bawat isa at pagkalooban tayo ng mahabang buhay. Agbyag Francis Leo Antonio Marcos, ang pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Agbyag ka, Apo Lakay.